Kumusta mga kabaliktanaw? Nobyembre na naman. Buwan na inaabangan ng marami sa atin na mahilig sa kababalaghan at katatakutan. Kaya bilang buwan naman, babalikan natin ang 10 pinakanakakatakot na lugar dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Tara! Simulan na natin to. The Old Haunted Stone House, o mas kilala bilang The Herrera Mansion. Itinayo noong 1927 at ito na ngayon ang pinakamatandang bahay sa lugar ng Tiaong Quezon. Idinisenyo ng sikat na arkitekto na si Thomas Papua, pero sa kasagsagan ng ikalawang digmaan ay nasira ang bandang likurang parte ng bahay dahil sa mga pambubomba at tuluyan namang inabando na. Marami ang nagsasabi na may mga nakikitang sundalo hapon na walang ulo at nasa kamay ang mga helmet ang umaaligid sa mansyon. Marinig din ang mga yabag na kasabay ang pagtunog ng kadena. At ang dalawang matandang madalas makita na bumababa sa hagdanan. Ayon pa sa mga kwento ng mga taga doon, ay nagsama-sama umuno ang mga multo upang mapigilan ang anumang balak na pagiba o pagbibenta ng mansyon. Malinta Tunnel, matatagpuan sa isla ng Corredor. Simulang itayo noong 1922 at natapos lang makalipas ang 10 taon sa pangunguna ng United States Army Corps of Engineers. Sa panahon ng World War II, ito ang nagsilbing military storage hub, opisina at bomb shelter, pero kalaunan ay ginamit bilang ospital na kaya ang 1,000 kama para sa mga pasyente. Kaya hindi maitatanggi ang kilabot na mararamdaman kung ikaw ay mapupunta sa loob ng tunnel. Nang mga panahong nabawi ng puwersa ng mga Amerikano ang corridor, alam na ng mga sundalong hapon na talo sila. Nang matrap ang mga sundalong hapon sa loob, matapos sarangan ng entrada, imbis na sumuko, ay pinasabog nila ang mga bombang naka-impact sa loob ng tunnel. Tinatayang nasa 3,000 sundalo ang namatay sa loob ng tunnel. Sa panahon ngayon, maraming bumibisita sa Malinta Tunnel ang nakararanas o nakaranas ng di maipaliwanag na karanasan gaya ng pagpapakita ng anino ng mga sundalo. Marinig din ang boses at mga sigaw na animoy nagdurusa at bigla ang panglalamig na karaniwang mararamdaman kapag nasa loob ng tunnel. Hospital Ruins, matatagpuan pa rin sa isla ng Corredor. Itinayo ang Hospital Ruins noong 1912 para sa mga sugatang sundalo at ito rin ang naging hantungan ng marami bago bawian ng buhay. Nang tuluyang abandonahin ang ospital matapos mapinsala ng giyera, marami ng kwento ng kababalaghan ang kumalat at sinasabing ito no ang pinakanakakatakot na lugar sa buong isla ng Corredor. Marami kasi ang nagsasabi na maririnig mo ang mga panaghoy at mga hiyaw ng pagdurusa na pinaniniwala ang galing sa mga namayapang sundalo na umaalingaungaw sa mga pader ng ospital. Makakarinig din ng mga yabag at mga ingay kung tila ba nag-ooperate pa rin ang ospital. Idagdag mo pa ang madalas na pagpapakita ng mga anino, orbs at mga multo ng sundalo na pag-alagala sa buong ospital. Balete Drive. Sino ba naman ang hindi makakaalam sa pamosong kalye na ito sa Quezon City? Ilang pelikula na rin ang ipinalabas at hinango mula dito. Bata pa lang ako ay naririnig ko na ang maraming kwento tungkol sa isang babae
na nagbigti sa sanga ng isa sa mga puno ng balete matapos mabigo sa pag-ibig. Ang iba naman ay nagsasabing ginahasa at pinatay ang babae ng isang taxi driver. Kaya nakikitang pag-alagala at di matahimik ang kaluluwa nito at hinahanap ang salarin. At ang isa pa ay biktima umano ng hit and run ang babae. Ayon pa sa mga nakaranas umano ng pagpapakita ng white lady, kalagitnaan ng gabi nang tahakin nila ang kalye, isang babaeng nakaputi ang makikisakay at biglang mawawala pagdating sa dulo ng kalye nang di mo namamalayan. Mapapaisip ka na lang kung tumalon ba ito o paano ang nangyari. Ang iba naman ay nagsasabing huwag lilingon sa inyong rearview mirror kung ayaw mo makita ang dugo ang mukha ng white lady. Bahay na pula. Isa sa mga sikat na haunted house na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan, na naging parte na ng kasaysayan ng Pilipinas at naging saksi sa mga kaganapan noong World War II. Itinayo noong 1929 bilang mansyon ng pamilya Ilusorio. Subalit sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon, ginawa nila itong base kung saan ang mga Pilipinong gerilyang nahuhuli ay dinadala dito. Pagkatapos ay sinusunog ng buhay. Idagdag mo pa ang pagdukot sa mga babae mula sa mga katabing baryo upang pagsamantalahan. Dahilan upang ang iba ay mamatay na lang mismo sa loob ng bahay. Ayon sa mga naging saksi sa kababalaghan ng bahay na pula, malimit daw makita dito ang isang pulutong ng mga sundalong Hapon na nagmamartsa. At marinig din ang mga boses ng paghihinagpis ng mga kababaihan at ang mga kadenang hinihila mula sa sahig. Idagdag mo pa ang babaeng madalas na makita sa terrace na animoy tumitingin sa labas. Mararamdaman mo rin ang mabigat na pakiramdam mula sa bathtub ng banyo. Sinasabi kasi na dito pinatay matapos lulurin at pagsamantalahan ng paulit-ulit ang isang magandang babae na naging paborito ng mga sundalong Hapon. Ozone Disco, March 1996, nang magimbal ang bansa sa trahedyang naganap, bandang madaling araw nang magliyab, umasunog ang Ozone Disco na matatagpuan sa Quezon City. Tinatayang nasa 160 katao ang natrap at nasunog ng buhay. Karamihan sa mga biktima ay mga high school at college students na nagdidiwang ng graduation. Unang napansin ang usok at apoy na galing sa may DJ booth, pero walang pumansin at inakala lang ng lahat nakasama iyon sa mga party effects. Nang tuluyang lumagap labang apoy, nagkaroon ng stampede sa nag-iisang exit ng gusali. At matapos ang sunog ay tumambad ang nag-uumpukang sunog na katawan sa may pintuan. Ayon sa mga katabing bahay, nakakarinig sila ng mga malalakas na tugtog na tila ba may party pa rin nagaganap. Kahit na nasunog at sarado na ito, may mga anino rin na makikita na tila ba nagsasayawan ang makikita sa loob. Manila Film Center. Itinayo ang The Manila Film Center sa pangunguna ng Noy First Lady Imelda Marcos dahil sa pangarap itong gawin ang Manila bilang cultural center ng silangan at upang tapatan ang Cannes na sikat sa mga international film festivals. Taong 1981, tatlong buwan nang simulang itayo ang Manila Film Center, kumuha ng 4,000 katao upang makapagtrabaho ng tuloy-tuloy at umabot sa deadline na January 1982.
Nagtrabaho nga ang mga tao 24/7 na may tatlong shift. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, noong November 17, 1981, bandang alas 3 na madaling araw, isang aksidente ang nangyari. Bumuhong ang scaffolding na nasa ika-4 na palapag. Dahilan upang matrap ang mga trabahador sa quick drying cement. At ang nakakalungkot dito, ayon sa mga salaysay, noong malaman ng First Lady ang pangyayari, ay imbis na tulungan ng mga trabahador, ay pinatabunan pa ito ng semento. At pinagbawalan ng media na lumapit pati mga ambulansya at mga medical support sa loob ng 9 oras. Kaya naman, maraming buhay ang nasawi at nalibing ng buhay. At tinatayang nasa 168 katao ang nasawi. Sa paglipas ng panahon, marami ang nakaranas ng pagmumulto ng mga di matahimik na kaluluwa. Mga sigaw na maririnig sa buong building at mga aparisyon ng mga tila trabahador na makikitang palakad-lakad sa loob ng building. Pinaniniwalaang isinumpa ang building, kaya naman mabilis itong nalugmok. Diplomat Hotel. Itinayo bilang isang retreat house noong 1913 para sa mga paring Dominikano at unang nakilala bilang The Dominican Hill Retreat House. Pero nung sumiklab ang World War II, naging kampo at takbuhan ng mga tao na umiiwas sa pananakop at kalupitan ng mga Hapon. Pero hindi doon natapos ang lahat. Tuluyan ang inukupan ng puwersa ng mga Hapon ang retreat house, kung saan maraming tao ang nanunuluyan sa retreat house ang pinahirapan at ang ilan ay nagsasabing pati mga paring Dominikano ay pinugutan pa ng ulo. At ang mga madre naman ay pinatay matapos halahin. Sinasabing pati mga sanggol at mga bata ay di rin pinatawad at pinaslang din. Sa pagtatapos ng World War II, nabawi ng puwersa ng mga Amerikano ang retreat house. Pero hindi sumuko ang mga Hapon. At sa halip ay nagpakamatay sila sa tinatawag na paraan na harakiri. Taong 1970s nang ibenta ito at gawing hotel. Ito na nga ang Diplomat Hotel. Maraming tao ang nagsasabi at nakakita ng mga aparisyong walang ulo pagsapit ng gabi. Mga hiyaw, pag-iyak, at pagkalubog ng mga pinto. Ayon pa sa mga naging guest at mga empleyado ng hotel, ang mga pag-iyak ay tila galing sa mga sanggol at mga batang karaniwan na nilang naririnig. At ang mga parang nagpapakita at pag-aalagala na walang ulo ay hindi na bago sa kanila. Teacher's Camp. Itinayo taong 1908 para maging training center at bakasyonan para sa mga Amerikano at Pilipinong guro. Ginamit din ito ng PMA o Philippine Military Academy bago mag-World War II. Ayon sa mga kwento, bago na ito yung teacher's camp, ay pag-aari umuno ng mga katutubong igurot ang lupain. At may mga haka-haka na nagkaroon ng labanan para sa lupain ito. Isa sa mga nakakilabot na pangitain dito ay isang white lady na palakad-lakad sa buong teacher's camp. Pero walang nakakaalam kung sino ang babae. Isa pa ay ang madalas ding pagpapakita ng isang paring pugot ang ulo na pag-alagala din sa lugar. At isa pa sa mga kinatatakutang multo dito ay ang multo umano ng isang igurot na sumusunod sa kahit na sinong babae na magustuhan niya. Ayon sa mga nakaranas ng pagpaparamdam, maging hanggang sa mga tinutulugan nila at isumusunod ito at tila ba nagbabantay at nanunood sa kanilang pagtulog. Idagdag mo pa ang isang white lady na duguan na kinatatakutan ng lahat. Dahil sa pagpapakita nito, pagsapit ng alas 3 na madaling araw. Marami pa ang katatakutan at kababalaghan ang nangyayari sa teacher's camp. Pero pinakakaraniwan na dito ay ang pag-iyak ng isang babae
na maririnig mo pagsapit ng gabi. Nakakaranas din dito ng mga pagsanib at sleepwalking at marami pang iba. Hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin ang teacher's camp. Clark Air Base Hospital. Kahit na kilala ang hospital na ito, para sa mga taong naghahanap ng thrill pati na sa mga ghost hunters, hindi pa rin maitatanggi ang kahalagahan ng hospital na ito. Itinayo noong 1900s para gamutin ang mga sundalong sugatan sa kasagsagan ng World War II at Vietnam War. Pero tuluyan na itong inabandona ng mapinsala ng bulkang Pinatubo na pumutok noong 1991. Maraming kwentong nakakakilabot meron ng Clark Air Base Hospital. Dahil sa mga sundalong nagdurusa at mga binawian ng buhay dito, may mga ilan din ang nakapagsabi na nakarinig sila ng mga boses, pati na mga pagdaim sa abandonadong hospital na ito. Ayon pa sa kwento ng mga bantay ng hospital, ay nakarinig din sila ng mga pagtatakbuhan na parang galing sa mga batang naglalaro. Idagdag mo pa ang mga anino at aparisyon na makikita sa buong lugar. Ang ilan naman ay nagsasabi na nakakita sila ng tila gumagapang na hugis tao at nakamasid sa may bandang likod ng poste at mga pagbumulto na mararanasan sa morgue. Pinaniniwalaan din na kung sino man ang bumisita sa ospital na ito at makatulog pag-uwi ay makararanas ng mga bangungot at lucid dreaming kung saan makokontrol mo ang iyong panaginip at alam mo na nananaginip ka at mararanasan mo ito sa loob ng isang linggo. O ano? Natakot ba kayo mga kabaliktanaw? Marami pa tayong kwentong katatakutan at yan ang topic natin para sa buong buwan ng Nobyembre. Kaya kung meron kayong gustong ipatopic, pakicomment lang po sa ibaba para mapaghandaan natin. At huwag kalilimutang mag-subscribe para lagi kayong una sa mga video na aking ilalabas. Hanggang dito na lang. Maraming salamat mga kabaliktanaw.